Kung lagi kang antok sa work, kakapuyat sa maling tao. Sa video na to, tuturuan ko kayo kung paano siya kalimutan. De, joke lang. Sa video na to, ituturo ko sa inyo yung pwede nyo gawin para makatulog ng mahimbing. First, yung tamang paghinga. So, kung nakahiga na kayo, ang gawin nyo, yung dulo ng dila nyo, ilagay nyo sa likod ng upper teeth. So, parang ganito. Huminga gamit ang ilong for 4 seconds. Next, hold your breath. Magbilang ka up to 7 seconds. And then, ilabas ang hangin sa bibig mo. Dahan-dahan lang, very slowly, dapat aabot siya ng 8 seconds. So, sabay-sabay tayong mag-practice. Yung dulo ng dila sa likod ng ngipin. Inhale through your nose ng 4 seconds. Hold your breath ng at least 7 seconds. And then, ilabas ang hangin through your mouth. Dapat aabot siya ng 8 seconds. Dok, niloloko mo kami. Ang daming steps niyan. Paano kami makakatulog niyan? Actually, yun po yung tinatawag na 4-7-8 breathing method. Kasi 4 seconds, 7 seconds, 8 seconds. At malaki po ang tulong niyan para ma-promote yung calmness or pagiging relax ng katawan nyo bago kayo matulog at mabawasan yung iniisip nyo. Tandaan, para makatulog ang... Tulog! Tandaan, para makatulog ng mahimbing, dapat kalmado ang katawan at kalmado ang isip. Kaya naman, kung matagal mag-reply si Crush, huwag mo nang hintayin yung reply niya. May bukas pa naman eh. Pakiligin mo na lang. I-text mo siya, sabihin mo, Crush, hindi ka ba napapagod? Lagi ka kasing tumatakbo sa isip ko eh. Yay! Yun, tapos matulog ka na. Mag-goodnight ka na. Tulog! Next, isipin ang mga masasayang alaala. Kasi marami pong study ang nagsasabi na kapag nag-isip tayo ng mga happy thoughts, mga alaala na talagang nakakapagpasaya sa atin, mas nare-relax yung katawan. Alam ko, marami po sa atin yung talagang nag-iisip nang marami, tutulog na lang, nakapikit, pero yung utak gumagana. Try nyo po na alalahanin yung mga memories nyo ni Mister nung kayo ay nagliligawang talaga naman. Oops! Paalala lang, huwag nyong gagawing sabay ni Mister ang technique na to kasi baka parehas kayong magising. Si Mister, inaalala yung haba niligawang kanya. Ikaw, inaalala mo yung mga effort ni Mister nung nagliligawan pa lang kayo. Eh, madilim. Naku, baka masundan po yung panganay nyo na. Next, patayin or ilayo lahat ng gadgets. Lahat po, TV, mga computer games, laptop, itong phone, yan. After mo mandan ito, patayin mo na. Ito po kasi mga gadget na to, nag-emit to ng blue light. Ang blue light, nagsusuppress po yan or nagpapababa ng melatonin. Dok, ano po yung melatonin? Ang melatonin po, yan yung tumutulong para antukin tayo. So, kung mababa yung levels mo ng melatonin, natural, hindi ka po aantukin agad. Next, panatiling malamig ang temperatura ng kwarto. Ayon sa National Sleep Foundation, dapat at least 15.6 to 19.4 degrees Celsius yung temperature sa kwarto nyo. Dok naman eh, happy thoughts, tas malamig yung kwarto. Iba yata yung tinuturo mo eh. Mukhang iba mangyayari ngayong gabi. Tulog! Hindi po. Kapag natutulog po kasi tayo, natural na bumababa yung temperature ng katawan. At kapag medyo mas mababa na siya, dun na ngayon nagkakaroon ng signal papunta sa brain para magsimula na yung pagkaantok mo. So, para matulungan yung katawan mo na bumaba yung temperature at para antukin ka, dapat malamig din yung kwarto mo. Dok, paano po pag walang aircon? Meron tayong solusyon dyan! Maligo 1 to 2 hours bago ka matulog. Isa po yun sa mga natural ways para pababain yung temperature sa katawan. So kapag naligo ka na and then nag-evaporate na yung mga tubig sa katawan mo, naturally, dahan-dahan, bababa po yung temperature ng katawan, mas mabilis ka aantokin. O di merong happy thoughts, dapat malamig yung kwarto bagong ligo. O ito next, dapat madilim ang kwarto. Tips po talaga to eh, para lumaki ang pamilya. Pero seryoso po, dapat madilim yung kwarto, walang mga sources of light, lalo na yung medyo masakit sa mata. Patayin po lahat ng ilaw. Kasi kapag mas madilim ang kwarto, mas napopromote yung sleep. Same mechanism po yan ng blue light. Kapag medyo maliwanag yung kwarto natin, bumababa yung levels ng melatonin. Kapag mababa yun, mas matagal kang aantokin. Kung meron kayong questions, comment down below. And kung nag-benefit ka sa video na to, please follow my Facebook page and subscribe to my YouTube channel. Tulog!